Habang waitress kayo nun, wala akong pakialam. Hindi ako yung tipong tao pabagoy ko kayo para nang manumbalik kayo sa mga doon. Hindi. Doon kayo. Doon kayo sa poon nyo. Wala akong pakialam. Ano pa yung masasabi nyo po ma'am sa ano? Yung mga makakaliwa na pag sila pala pwede dyan sa harap. Ito na nga eh. Makakaliwa, pwede. Ayan no, kitang-kita, binibaby nila, binapantepan. Pero kami na hindi to rally ha, kipon-kipon lang to. Hindi kami pinapayagan. Nasa ng ustisya doon. Ibig sabihin, itong bangag na gobyernong ito, pinapanigan nila ang makakalawang grupo. Isipin nyo ha, sa school ng anak ko, umatid. Pan-third time ko na pumunta sa school ng anak ko. Napansin ko lang kahapon, sabi nila, kantahin daw yung pambansang awit. Alam mo yung kinakanta? Ang bayan ko. Nagulat ako kasi 3 times ko na narinig sa school ng anak ko na hindi kinakanta ang bayang mag-iliw. Instead na bayang mag-iliw, ang kinakanta, ang bayan ko. Pero ang beat pang bayang mag-iliw. O diba? Ibig sabihin, yung mga makakaliwang grupo, napapasok naman ang school campus. O, kayo mga gobyerno, kayo nasa gobyerno, kailan pa kayo gigising? Kailan pa kayo gigising? Pag yung mga anak nyo, nabiktima na. Sa akin walang problema, hands-on ako sa anak ko dahil isa na lang ang inaalagaan ko. Isa na lang. Paano kung maraming anak, paano makabantayan yan? Dapat kayo nasa gobyerno, iniluklok kayo namin, pera namin ang pinagsasahod sa inyo, dapat ginagawa niyo ang trabaho niyo. Hindi yung nagilingkod kayo sa ilan. At ang pinagilingkod niyo, yung mga oligarko. Ano ba yung mga oligarko? Mga negosyante mayaman. Dapat hindi kayo dyan. Dapat kayo dito sa mga nasa baba, nasa grounds, bubababa kayo. Inaalam nyo kalagayan namin. Tama. Kaya kayo mga butani dito sa Pilipinas, tandaan nyo, lahat ng line-up ni Pangang, huwag nyo iboboto. Itong mga nasa tuad ko, huwag nyo din iboboto ha. Ako na mismo magka-campaign, wala akong pakialam sa kanila. Kahit yung mga trolls na yan, yung mga loyalistang yan malulong sa poon nila, wala akong pakialam. Hindi ko sila babaguhin dahil sa akin babaguhin. Hindi, bayaan mo malulong. Dahil ang tao, pag gusto talaga mga Duterte, hindi mo kailangan pagbaguhin yan. Nasa puso yan. Nasa puso. Kaya subukan lang nila may gawang tatay dito. Magbawala talaga ako dito. Sinabi ko na yung paggabi, ilang beses ko na yung sinasabi. Huwag nilang gagalawin ako mito, di bali ako makulong. At least, napatunayan ko at nagawa ko ang nararapa sa taong bayan. Hindi yung pipetan yung prinsipyo nyo sa konting halaga. Pero anong gagawin sa inyo? Sasakmanin din kayo. Hindi naman kayo tutulungan naman ngayon eh. Ilulugmok pa kayo. Dahil nakuha na ang gusto sa inyo, alam na babaligtad kayo. So ang gagawin sa inyo, lalo kayo lulugmok. Ganun yun. Kaya sobra. Dating gin, sinundan ko. Hirap na hirap. Hindi ko lang kapasambad ko ha. Takbo akong ganun. Kaya may upload ako. Mga 5 minutes talaga sa gusto ko. Hindi talaga ako makapag-live. Yun ang hindi ko alam. Wala akong live. Isa lang. Ginugor-gor signal eh. Wala online. Tiniis ko yan, video-video na. Basta makapag-upload tayo na kita tayo. Hindi ko sobra. Alam mo yun, hindi ko alam yung puso ko. Alam mo yung tipo ko. Ganun talaga, gumanon. Kaya tapos, pakinggan nyo yung upload ko. Umiiyak ako doon, naabang tumatakbo. Sobrang ito sa ito. Pakinggan nyo. I-upload ko yan agad. Siguro mga 5 minutes yun. Habang dala ko to ang tripod ko, ang hirap ko kung kasi ganyan ako. Umiiyak ako. Pakinggan nyo lahat ang sinasabi ko doon. Lahat ang sinasabi ko, nasa puso ko yan. Wala akong pakialam ko ano sasabihin sa akin mata. Basta ako, sumusuporta ako sa mga Duterte. Yan lang yun. Wala nang iba pa, boss. At kayo mga trolls, wala akong pakialam kung kayo malugmok doon sa poon nyo. Hindi ko kayo babaguhin kung gusto nyo magbago sa sarili nyo. Huwag nyo hintayin ng ibang tao magsabi, magbago na kayo, eto yung poon nyo. Hindi. Kayo mismo. Grabe. Alam mo yung video. Umiiyak ako doon habang tumatak. Kita nyo po yan? Bahagyan si Trot eh, for truth, bahagyan. Daming trots dito, Teo. Oo. Thank you, Ma'am Corazon. Wala akong pakialam sa isa. Alam niyo mga trots kayo na bangag, na loyalista. Hindi ko kayo babaguhin, itagaan niyo sa batay. Bahala kayo magbago kayo.
Hindi ko naman pamilya mapapaliwala eh. Dahil ang pamilya ko, inaayos ko. Tama. Wala akong pakialam sa inyo kung maging bulag kayo, being FPP. Akala nyo, babaguhin kami sa pamilya. Hindi. Natingin mo pati kaya, kaya content ng mga buwayak sa loob sa atin. Ay, hindi yan kaya. Subukan, tsaka hindi. Ang lahat ng gagawin, lahat ng sasabihin ni Tatay Gutigong, naaayon sa batas yan. Naaayon sa batas yan. Dadaanin ni Tatay Gutigong sa batas, kaya sunog ang mga yan. Dahil lahat ng sinasabi ni Pangulong Duterte, single word yan, basta importante na andito yan. Alam niyo kung bakit? Dahil sinasabi ni Tatay Gutigong, ayoko sa kanya, weak leader. Basta ako, sinabi ko sa inyo, lagi ko tinatanda niyan, ibig sabihin ni Tatay Gutigong, ako'y nagpapaalala sa inyo, itong taong ito, mahina ang weak leader, bahala kayo kung iboboton nyo. Ganun yun, yun ang ibig sabihin, hindi ako nagpabudol, inisip ko yung sinabi dali ni Tatay Gutigong, at every single word ni Tatay Gutigong, na importante yan, nakatatak niyan sa akin, lahat ng sasabihin nyo, lahat ng gagawin nyo na ayon sa batas. Hindi ko siya binoto, ang binoto ko si Sisko at ang Vice President ko si Bibi. Yan, yan ang totoo. Yan, di ako nabundol. Dahil sinusunod ko talaga sa Tatay Gutigong. Kahit na nung pandemic, pag sinabi ni Tatay Gutigong, huwag lumabas, hindi ako nalabas. Hindi talaga, bahala ang kasama ko sa bahay. Diba? Ako hindi. Kasi bawal eh. Diba pag bawal, hindi pwede. At kung susuwagin ko, ganun kong arespeto si Tatay Gutigong. Kaya nga sabi ko sa iyo, walang pwede kung manokitan. Walang kapantay dito sa puso ko. Sobra. Kahit kapag tanda ni Tatay Gutigong, kung walang mag-aalaga, ako na lang. Dahil single man ako, wala akong boyfriend, wala akong asawa, pwede akong mag-alaga ni Tatay Gutigong. Yan, i-represent ko ang sarili ko bilang anak. O bilang apo. Basta lamang pag-ingkura ko si Tatay Gutigong kasi sobra. Alam niyo yung ginawa niya sa bayan Pilipinas? Sobrang dami. Malulula nga kayo eh. Yan, yan, alam na mga trolls yan kung ano nagawa ni Tatay Gutigong. Nagbubulag-bulagan sila. Dahil nasiraw nga sila sa pera. Sa kaunting pera, binenti nila ang prinsip nila at dangan. Iyan bebede sa akin yung ganyan. Wala akong pakialam sa inyo, trolls. Pumasok kayo sa mga live ng mga Duterte, wala akong pakialam. Hindi ko kayo babaguhin. Wala. Hindi ako lang ha. Para sabihin siya yung magbago ko na pag-boss, re-reba po kayo na i-re-reba para makurtong isip nyo. Ultimong talk to the people, madaling araw yan, halong pono siya. Nanonood ako. At saka yung mga, ano niya, yung mga, ano tawag ito, yung mga meeting sa gabinete niya. Ang pinaka-favorite ko niya na gabinete niya, si Carlos Chua. Alam niyo kung bakit? Napakagaling na economic manager yan. Nagtataka ako na bakit hindi kinuha ng PPN yan. Dahil yan, si Carlos Chua, isa yan nakatulong kay Pangulong Duterte kung paano dumami ang pera sa Pilipinas noong time ni Pangulong Duterte. Dahil magaling siya sa economic manager, ikaw, pag ikaw ay namumuno ka ng isang bansa mo, kukuha ka ng the best na alam mo mapapakinabangan ng sambay ng Pilipino. Huwag kang kukuha na alam mo na ang kanilang layo na ipang sarili lang. Diba? Paborito kayo si Carlos Chua. Carlos Chua yun. Economic manager ni Tatay Gutigong, kilala ko pa yung mga gabinete niya. Oh. Ibig sabihin, noon at ngayon, ito ako kay Duterte. Hindi ako nagbabago. Hindi man ako nagbablog dati dahil nagblog lang ako noong pandemic. Kasi pandemic yun.